Yo, what's up guys? Welcome back po Academy Online. Guys, ano, bago tayo magpatuloy sa mga bago lang sa ating channel. Pagkatapos pong manood, pag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang updated. Okay guys, ang content natin ngayon, di po tayo magbibigay ng value ngayon. Ano? Isishare po sa inyo. Papakita ko lang sa inyo guys kung paano po linisin ang ating mga old coins. Tulad po ninyo, ito nga nakikita nyo na 25 centimos, ano, medyo madumi na siya at medyo nangingitim-itim na siya. Ito po yung gagawin natin example kung paano natin ito lilinisin sa pamamagitan po ng pang-polish ng metal. Kung maghahanap kayo guys ng pang-polish ng metal, no, hanapin po ninyo yung naka-design para panlinis talaga ng nickel, brass, tanso, silver, gold. Mababasa nyo naman po yan ipagbibili kayo. So ayun po ang inyong hanapin at hindi ko na po ibibigay yung kanyang brand. Ano? So alam nyo naman po yan. Ito. So diretso na tayo. Okay guys. Kumuha lang ako ng konti. Nilagay ko dito sa takip nya. No? Shinake ko ng mabuti. Kung meron po kayong pang polish ng metal. Ano? Pwede sa silver, gold. Shake nyo muna mabuti. At kumuha lang kayo ng konti. Sa akin, mas prepare ko kasi yung kinakamay ko muna. Kasi yung mga gilid-gilid yan, maaabot. Yan, maaabot nyo yung mga gilid-gilid kapag kamay po yung ginamit nyo bago natin gamitan ng basahan. Yan, isa nakikita nyo, ganyan ninyo lang guys ang inyong barya. No? Kabilaan. Yan. Ganyan lang po ang aking diskarte sa paglilinis ng aking mga old coins. Guys, ano, huwag po ninyong gagawin ito kung ang inyo pong old coins ay likas na maganda. Like for example, uncirculated ang inyong coins or brilliant uncirculated. Huwag nyo na pong gawin ito sapagkat masisira lang po yung kanyang natural na kinang. So ayan, pagkatapos nyo po malagyan, lagay na sa basahan at patuyuin lang natin ng konti. Tapos guys, after 3 minutes yan, pwede na nating kuskusin. Yung basahan po ninyong gagamitin is yung basahan lang na malambot ang tela. Ha? Kaya huwag po kayong gagamit ng magaspang kasi masisira po yung inyong coins. Eh. Ha? Kasi ito po nga pang-polish ng mga metal, coin po ito. Pinupudpud niya yung surface ng coins sa manipis lang naman. Kaya pag lagi-lagi niyong gagawin to sa inyong mga coins, mawawala po yung sharpness ng mga lettering at portrait sa inyong coins. So, minsan lang po ito dapat gawin. Tulad ng sabi ko kanina, huwag gagawin kung inyong coins ay likas ng makintab. Yan. Yan. No? So, una pa lang ito guys. No? Medyo nagbago na siya agad. Kung sa tingin nyo hindi pa yan na okay guys, ulitin lang natin. Ayan, ulitin lang natin yan. Pero ito muna nga, kunin natin ulit yung pang-polish ng metal. Gawin lang natin ulit yung kanina. Ganyan lang ulit. Siguro mga tatlong ulit guys, pwede na ito. At depende rin naman kasi sa brand ng inyong panglinis. Meron kasi panglinis na isang apply lang, talaga sobrang kinang na ng inyong coins. Ito kasi nga akin ay medyo mahina yung chemical. So, kailangan natin ulitin mga 3 beses na ganito. So, ganun lang ulit ang ano niya. Gawin natin. Apply lang natin ulit sa pamamagitan ng ating kamay. Ayan. At pagkatapos nito guys, patuyuin lang ng mga 3 minuto. Tapos, kuskusin ang basahan. Hey guys, after 3 minutes, pwede nyo na ulit kuskusin. Gaya nyo lang itong discarte ko. No? Ganyan nyo lang siya sa basahan. Tapos, kuskusin nyo lang na mabuti. Ayan, medyo kumintab na siya, guys. Kita nyo naman, diba? Ayan, gawin nyo yan sa kanyang reverse at reverse. At nakikita nyo na po yung resulta. Yung malaking pagbabago. Ayan, oh, kintab na, diba, guys? So, ang ganda na. Ayan, parang bago na uli siya. Halos natanggal na po yung kanyang pangingitim. Compare kanina na halos kaalam mo pinagtampuhan ng tadana, nangingitim. So, ganun lang guys.
ang paglilinis ng ating mga old coins. So, tingin ko, okay ito guys. Ayan na po, tingnan nyo. Ang ganda na, di ba? Ang kintab na. Kaya sa bumili na po kayo ng inyong pang-falis ng metal. Hanapin nyo yung pang-silver, pang-gold, at pang-nickel, pang-brush. Ayan po. At para maging maganda po yung ating mga old coins para pag ating pong dinisplay yan, eh, talagang kupikintab siya. So, ayan po ang gawa na ating content ngayon guys. Sana maraming salamat po. Sana nakatulong kahit pa paano. Until next time po. God bless you all. I'm out.